nga ako dito kay Clarita Carlos. Akala ko isa siyang taong maprinsipyo. Iba talaga ang kinang ng pera. Hindi nga maitatanggi na marami ang humanga at nagbigay respeto rin sa galing ni Professor Clarita Carlos noong dating mag-guest nga ito sa SMNI matapos simulat ng publiko sa issue ng foreign policy, international relations at iba pa. Kaso nga lang parang nag-iba ang ihip ng hangin ngayon at tila nagkamali ang publiko sa pagkilala nga di umano kay Carlos. Maraming ang nakatanungan ng mga netizens pero tila nabusalan siguro at nananahimik na lang sa mga issue na nagiging usap-usapan nga sa mundo ng social media. Kinain na rin ba ng baluktot na sistema ang lola mo? At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chika Bay updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, isubscribe na yan! Sa social media post sa Clarita Carlos, nag-post itong dating National Security Advisor. Sabi niya, brown men's burden in our region? Tell me. So tungkol po ito sa West Philippine Sea na lumalabas, pumapabor siya sa foreign policy ni President Marcos Jr. Ito, may isang nag-comment. Ateth Espinosa. Is your positive comment about the Bangag president a result of your generous allowance you receive? Matapang itong nag-comment nito. Tapos ang response ni Professor Carlos ganito, shut the fuck up. Mag-research ka. So, matapang din na sumagot ang profesora. Okay. Anong response ni Atet? Ito yung response niya. Okay. Clarita Carlos. The harsh reality can be painful. When you serve as the National Security Advisor, the National Intelligence Coordinating Agency report indicated that Marcos and Araneta were involved in smuggling and other illegal activities. Ito po yung mga pasabog ni Fair Lady Maharlika. Nalaman natin ito dahil may mga puting ahas ni Fair Lady Maharlika sa nikat. Nakakuha siya nito, informasyon na ito. Ito yung sinasabi ni Ate. Sabi niya, following this report, you were replaced as chief, provided with a generous severance package to keep your silence upon termination of your role as chief NSA, and then hired as consultant by Speaker Tambaluslos in the House of Representatives with all the perks. Hey, we understand that your loyalty lies with them due to your economic survival. However, as a senior citizen, we hope that you will choose to do what is right for the country in the remaining years of your life. You are part of the corrupt system of the Philippines and do not act in the best interest of the people. You should uphold ethical principles para sa bayan, not pansarili. Okay? So, itong sinasabi ni Ateth Espinosa, lahat ito galing kay Maharlika. Na-i-vlog niya na ito. So, itong si Ateth talagang follower ni Maharlika. So, mabigat itong paratang ni Atet. So, anong response ni Professor Carlos? Ito. Okay, sabi ni Atet.
So funny. Hmm. Hindi na nag-respond si Professor Carlos itong birada ni Ateth Espinosa. Sabi niya, so funny. Clarita Carlos blocked me on her page and she deleted my response. The truth must have hit her hard. Dami ng like and shattering her illusions. The power of truth can be both liberating and unnerving, but it's always worth speaking up for what you believe in. Maharlika's intelligence information must be A1. So, anong masasabi nyo dito? Ako, natatawa ko sa tapang nitong netizens na ito. Plus, marami pa yung ibang comments. Hindi ko na lang dito ako mag-focus kay bato-bato sa langit ang matamaan, huwag magagalit. Diba? May ganong kasabihan. Ako, sa aking buhay as vlogger, hindi maiwasan talaga yung bosses. Tinatawag ako kung anong mga pangalan, General Marites, General Polboron, kung ano-anong pinaparatang sa akin. Ako, pag nakakabasa ako ng ganon, ang aking comment ganito, salamat sa inyong panonood sa akin. Ganun lang, hindi ko sinabli na black. Kasi kahit buzzer sila, nanonood sila sa aking mga vlog, yung panonood nila, may income ako at nakakatulong sa ating tinutulungan ng mga talaanting tribe. Ganun lang yun. Yung mga paratang nila sa akin, wala, kinipalikan lang dahil alam ko ang sarili ko, I am accountable to God kung ano yung sinasabi ko, ano yung ginagawa ko. So, wala lang. Tawa lang. So, sabi ni Atet na A1 information yung pasabog ni Maharlika, yung generous allowance siguro. Bakit nasaktan si Professor Carlos? Dinilit niya yung response, blinak pa niya itong nag-comment. So, sinong lumalabas na talunan? Diba, talunan ang matalinong profesora? Lately lang na-interview, naging guest itong si Professor Carlos sa Mahal Nating Pilipinas. In-interview ni Ka Eric. Pinakinggan ko yun. Ako, ang hindi ko makalimutan na, kasi ang pinag-uusapan, West Philippine Sea. Sabi ni Professor Carlos na let's remember yung salita ng presidente. Sabi niya, talagang pro-Marcos siya. Na the president will not allow EDCA bases here in the Philippines na magiging gagamitin for offensive action. Let's make the president accountable for that. Sabi niya, sisingilin natin ang presidente and I believe that the president will honor his words, will live up to that commitment na ang mga EDCA bases sa Pilipinas hindi magiging offensive, hindi gagamitin para sa pag-atake ng ibang bansa. Ganyan yung kanyang opinion kasi maraming nagre-reklamo na delikado na ang kalagayan ng Pilipinas dahil sa additional EDCA sites diyan sa dalawa sa Cagayan province and isa sa Isabela nasa Northern Luzon yan malapit na sa Taiwan. Na very clear na ito paghahanda ng mga Amerikano in case na magkagera ang China and US dahil sa Taiwan problem na yan, ang mga Amerikano naghahanda na sa malaking gera na yan at inalaw ng presidente ang Pilipinas na magkaroon ng EDCA base para nandyan na yung mga Amerikano, nandyan na yung mga kagamitan nila. Lalo na ngayon, yung pinakabagong na-deploy yung medium range capability missile systems.
na pwedeng magpaputok ng ballistic missiles papunta sa China and even Russia. So, pag nagkagera na, aasahan ba natin ang presidente na i-stop niya yung Amerikano, huwag kayong magpaputok, huwag kayong mag-launch dyan sa EDCA, magagawa ba yan ng Pangulo? Kaya natatawa na lang ako dito kay Professor Carlos, umiiling na lang ako. Wala talaga. Marunong lang siya sa theory but wala sa realidad. Hindi siya nakaranas ng gera. Ang gera po, very volatile ang situation. Hindi mo na makontrol. As situation arises, you have to do something, at wala na yan. Puro instinct na lang yan. Gut decision, go, 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 wala. So, hindi ako maniniwala na pag nagkagera na ang US-China over Taiwan, hindi mapipigilan ng Pangulong Marcos ang US sa paggamit ng puwersa nila, lalo na yung ballistic missiles nila na nandyan sa Northern Luzon. So, good luck po, Professor Carlos. Sana wag na kayong mag-block ng inyong mga mga nagko-comment sa inyo. Sport lang po tayo. Subalit hindi ang mga ito, ang mga ganitong klaseng tao, ang pwede nating pagkatiwalaan na magbukas at paglaruan ang ating saligang batas. Dala-dala ko ang mensaheng ito sapagkat alam ko kayo lahat dito ay mga leaders din sa inyong pamilya, sa inyong pamayanan, sa inyong lugar. Pakiusapan po ninyo yung inyong, magsimula tayo sa ating pamilya, kamag-anak, mga mahal sa buhay. Huwag ho tayong papayag at huwag tayong magpapalinlang. Kapalit ang halaga, naninakaw din naman ang mga nagbibigay sa kaban ng bansa upang sila ay pumirma doon sa panukalang buksan ang ating saligang batas gamit ang palilinlang na economic provisions lamang daw ang kanilang bubuksan. Hindi po problema ang konstitusyon. Kung gusto nilang umunlad ang bansa kagaya ninyo dito sa Japan, itigil nila ang talamak na graft and corruption. Ang problema noon at higit na problema ngayon ay ang korupsyon, hindi ang ating konstitusyon. Ilang bilyong piso ang kanilang linulustay na walang transparency at walang accountability. Nadinig ko kanina si Lorraine na nabanggit niya yung budget ng Pilipinas na higit kumulang ay 5.700 something trillion pesos. Halos kalahati po noon ay utang. Sapagkat yung kalahati higit kumulang ay na-source from revenues. Yung mga koleksyon ng gobyerno sa importation, sa taxes, sa lahat. Higit kalahati po noon ay utang. Utang na nga. Utang na nga yung higit kalahati, siningitan pa ng 800 billion na presidential pork barrel funds. At yung 800 na yun, inutang yun, may interest yun. Tayo, kayo, mga pamilya natin, mga anak natin, yung mga kabataan at yung darating pangsalinlahi ang magbabayad nito habang sila ay nagpapakasasa, habang linulustay ang pera ng Pilipinas. Yan ang masaklap na katotohanan. Yan yung iniingi ng ating hakbang ng maisog. We are calling for transparency and accountability. 800 billion pesos and program funds. Meron ka palang 800 billion pesos. Bakit hindi mo ginamit doon sa regular na budget? Bakit nagsingit ka ng pork barrel mo, ng presidential pork barrel, na kalaki-laking halaga?
at hindi naman alam kung sino ang mananagot, kung paano ginagastos ito, paanong gagastusin at saan gagamitin. Yan, sinasabi ko pa ulit-ulit, ang kasalukuyang administrasyon ay salat sa transparency. Hindi sila nagsasabi ng totoo sa ating mga Pilipino. At kaya kami ay naririto, naririnig namin ang inyong tinig at gusto nga ninyo magkaniig tayo ng personal at naririto po kami ngayon, kapiling ninyo, dahil sa inyo rin naman kami kumukuha ng inspirasyon at lakas ng loob na ituloy ang laban ng hakbang ng maisog. Yung ating pong karapatan na malayang magtipon-tipon at payapang magpahayag ng ating saloobin, pinipigilan din. At sinasabi nila, kasi siguro yung mga yan nagde-destabilize ng gobyerno, no? I beg to disagree to these people in government who are accusing us of destabilizing their administration. Ang number one destabilizer ng kasalukuyang administrasyon ay yung mga nasa administrasyon. Sila mismo ang gumagawa ng sakit ng ulo. Sila mismo ang kumukuha ng malaking bato na siyang kanilang pinupukpok sa kanilang ulo. At dahil nga wala silang transparency, hindi lamang sa ating mga ordinaryong Pilipino, kundi pati sa sarili nila, naghahanap sila ng mabubuntunan ng sisi. Kaya sinasabi nila na ang mga kumukontra sa maling polisiya ng pamahalaan ay mga destabilizers. Hindi ho. Ang karapatan natin, yung free speech, right to free speech, to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. Yung ating malaya at payapang pagtitipon-tipon, ito po ay may garantya sa ilalim ng ating saligang batas, sa ilalim ng ating Bill of Rights. Kaya hindi po tayo papayag na sisikilin nila ang ating karapatan. Ninanakaw nyo na nga yung pondo ng gobyerno, pati pa ba naman ang karapatan natin na nakawin pa nila. Yung usapin ng kapayapaan at seguridad. Malinaw din po sa ating saligang batas na dapat tayo ay may sariling foreign policy. At yung foreign policy na yan, pangunahin dyan dapat yung national interest. Hindi yung interest ng ating banyagang alyado. Hindi yung interest ng Estados Unidos. Sa Pilipinas, at alam ko nakasubaybay din kayo, maraming matatapang at nagtatapang-tapangan sa pamahalaan. Tila dinuduro, hinahamon ang ating higanting kapitbahay, ang superpower na China, dahil daw doon sa usapin ng South China Sea. Alam naman natin lahat na hindi inosente ang bansang China sa mga kaganapan sa South China Sea. Alam naman natin lahat na marami rin silang transgressions o pagkukulang. Subalit sa kabila ng dami ng pagkukulang na yan, hindi solusyon ang pakikidigma sa isang higanting bansa kagaya ng China. Yan ho ang sentimiento lalo na ng ating mga kababayan sa Hong Kong. Yung iba galing Macau tumawid ng Hong Kong. Yung iba galing mainland China tumawid ng Hong Kong. Natatakot po sila sapagkat pag nag-escalate ang tensyon sa South China Sea, ang tensyon sa pagitan ng China at ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas, nanganganib ang kanilang mga trabaho. Nanganganib ang kanilang mga hanap buhay. At libo-libong Pilipino po ito. Ang kanilang pangamba, kapag nagdesisyon ang pamahalaan ng China na ipagbawal na ang Filipino workers sa Macau, sa Hong Kong at sa China, paano na
sila, paano na ang pamilya nila na binubuhay nila, pinag-aaral nila, sinusuportahan nila, paano na yung mga inutang nilang bahay, dahil pangarap ng bawat Pilipino yan na magkaroon ng sariling bahay. Paano na yung mga sasakyang inutang nila panghanap buhay? Sinong magbabayad nito? Mabubuhay ba sila sa minsanang bigay ng ayuda ng pamahalaan? Halagang 5,000, 10,000 sa press release nila. Pero ang natatanggap ng recipient, 2,000, 3,000, kinakatkong pa ng mga opisyal na pinagdaanan ng ayuda. Ganyang kasama. Sobra ang pangungupit. Hindi lang ito pangungupit, kasi pangungupit konti lang eh. Ito kinukuha na. Yung higit sa kalahati, ang binibigay doon sa recipient ng ayuda, sukli na lang, bariya na lang. Yung bulto, kinuha ng mga mangungupit. Diyan takot na takot yung ating mga kababayan. And again, legitimate po yung kanilang takot. Legitimate po yung kanilang pangamba. Sapagkat tanggapin natin ang katotohanan, hindi tayo sang-ayon sa ginagawa ng China doon sa South China Sea. Pero mas hindi tayo dapat sumang-ayon sa direksyon ng gobyerno, ng direksyon ng kasalukuyang pamahalaan, na tayo ay makipagmatigasan at kulang na lang ay makapagdigma sa China. Hindi po tayo mananalo. Hindi po ito pagiging defeatist. This is not having a defeatist attitude. No. We are just being realistic. Nagiging makatotohanan lang tayo. Hindi tayo mananalo sa China. So anong solusyon? Ibigay natin yung ating mga teritoryo. Hindi, walang nagsasabi niyan. Makipag-usap tayo ng maayos. Walang hindi. Very basic po iyan sa pamilya, sa magkakapitbahay, sa komunidad. Walang problema ang hindi maayos, walang gusot na hindi maayos sa magandang pag-uusap. Makipag-usap tayo, because that is the only reasonable and prudent remedy left for us to do. Hindi naman natin kaya makipagdigma, pero yon ay sinusulong ng ating pamahalaan. Bakit? Interest ba yan ng Pilipino? Hindi. Interest yan ng Amerikano. Interest yan ng Amerikano. Hindi yan interest ng Pilipino. Pero kung titingnan ninyong maigi, ang Amerika at ang US ay pilit pinabubuti ang kanilang relasyon, ang kanilang political, military, and commercial relationship. Pinag-iigi nila. Tayo naman, utu-utu, karay-karay, tayo nakikipag-away. This is a US-China proxy war. Hindi tayo dapat magpagamit sa ating banyagang alyadong Estados Unidos. We are not for the US. We are not for the China. Tayo ay para sa Pilipino. 80 years ago, World War II. 80 years ago, kalaban din natin, sinakop din tayo ng bansang Japan. This was 80 years ago. Nag-iba din ang Japan. Binagsakan ng atomic bomb sa Hiroshima at saka sa Nagasaki. Alam nyo yan. Naririto kayo eh, sa napakagandang bansang Japan. Subalit, nasaan na ang Japan ngayon kung ikukumpara mo sa Pilipinas? Paliit ng paliit ng paliit ang halaga ng piso. Paliit ng paliit ng paliit ang ating purchasing power. Pahirap ng pahirap ng pahirap ang dati ng mahihirap sa ating bansa. Lumalaganap at lumalawak ang kagutuman. Dumarami at lumalawak din ang kahirapan. Gusto pa ng mga war freaks sa pamahalaan ay gera. World War II, around 17-18 million pa lamang ang mga Pilipino noon. Higit kumulang 1 milyong Pilipino ang namatay. Hindi pa ho tayo nakakabangon sa bangungot
ng World War II. Heto na naman tayo. Pilit tayong ipinapasok ng kasalukuyang gobyerno sa isang butas na wala ng labasan. Hindi yan ang interes ng Pilipino. Kaya yan din ang ating isinisigaw to defend and protect our Constitution. Tayo na lamang ang gagawa nito. Tayong mga ordinaryong tao. Basta tayo nagbigkis-bigkis, tayo nagsama-sama. Kakayanin natin kahit anong pagmamalabis o seemingly dictatorship na umiiral sa ating bansa, sa Pilipinas. Subalit, ang hakbang ng maisog alone, hindi ho namin kaya. Kailangan namin ng tulong ninyo, kailangan namin ng pakikisa ninyo. At eto na nga tayo ngayon, may hakbang ng maisog Japan. Ang isinusulong po ng hakbang ng maisog ay kapayapaan. Ayaw natin ng armadong sigalot. Ayaw natin ng gera. Walang mananalo sa gera. Walang panalo sa gera. Yung nangyayari ngayon sa Israel at Gaza, yung nangyayari sa Russia at sa Ukraine, wala naman nung nananalo. Ang katotohanan, nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sinong mas maraming namatayan. Nagpaparamihan lang sila ng bilang kung sinong mas maraming gusali ang nagiba. Nagpaparamihan lamang sila ng bilang kung ilang kabataan ang nawala ng tatay, nawala ng nanay, nawala ng pamilya. Nagpaparamihan lang sila kung ilang kabataan na ang kinabukasan ay winasak nila. Gusto ba nating mangyari ito sa Pilipinas? Gusto ba natin itong mangyari sa ating mga Pilipino? Gusto ba natin mangyari ito sa ating mga kabataan at darating pang salinlahi? Yan ay dapat nating iparinig sa ating Pangulo, kay Pangulong Bongbong Marcos. Na interes ng Pilipino ang dapat isulong, hindi ang interes ng banyagang alyado, hindi ang interes ng Estados Unidos. Ito, malungkot na naman balita tungkol sa ating kapulisan. Na-involved na naman ang mangilan-ilan sa kanila sa isang palpak na drug operations. Dito sa headlines ng Manila Star ngayong araw na ito. Ang title sa article is 9 Batangas Cops Suck Over Drug Suspects Slate. So may kawawa na namang drug suspect. Kailang kaduda-duda, maraming nagreklamo. So yun, napilitan ang leadership ng PNP na i-relieve sila para imbestigahan. Okay? So, ito, nangyari itong pagpaslang ng drug suspect sa boundary ng Tiaong Quezon and San Juan, Batangas last week. So, ang hepe ng pulis ng San Juan, Batangas plus 8 tauhan na sibak sa pwesto. So, Lieutenant Colonel Jesus Lintag. Ito yung nasibak na hepe ng pulis plus 8 tauhan niya nasibak na ngayon at nasa Provincial Personnel Holding Center habang iniimbestigan sila. Kung minsan hayahay o maganda dahil sumusweldo kahit ano eh. Walang ginagawa, sumusweldo. Basta nandyan ka sa holding center ng PNP. Okay. So si Lieutenant Colonel Romel Sobrido ang officer in charge ng San Juan Police Station. Okay. Ang Police Regional Director ng Calabar Zone, si Brigadier General Paul Kenneth Locas,
nag-order na ng creation of a special investigation team para imbestigahan itong pangyari kung ano ang na violate na standard operating police procedure o ano yung irregular performance sa kanilang trabaho. Okay. Ang napas lang po na drug suspect si Brian Laresma alias Balot. So, Konohay, to sachet of Shabu, and caliber 38 revolver and bullets were reportedly recovered from the itong drug suspect na ito. Kaya lang, reklamo ng kanyang mga relatives, parang tanim droga at tanim baril o bala. Okay, ang mga kamag-anak po ni Brian Laresma pumunta sa National Bureau of Investigation para sa bagong autopsy sa bangkay. And then, pumunta rin sila sa Commission on Human Rights at saka sa House of Representatives para mag-conduct ng parallel proofs. Okay? Ang pangyayari, itong si Laresma, pababa na sa kanyang motorsiklo, tapos yun na, pinagbabaril na siya ng mga pulis. Okay. So according to the police chief, si Colonel Lintag, yung operation daw na yun is legitimate at handa sila sa isang investigation. Okay? May napanood akong ginagawa ng hearing ng sa Kamara Committee on Public Order and Safety. Ang chairman, si Congressman Dan Fernandez. Iba rin ito kasi nangyari Quezon pa rin, walong tauhan na naman. Kalimutan ko yung bayan. Ano? Ito, drug operation pa rin. Kaya lang, ang napuntahan, parang may informasyon, ano? Kasi lumakad yung mga pulis. Tapos ang nangyari, maling bahay ang napasok. Kaya, dahil maling bahay yung napasok, yung inahan, nakalimutan ko yung pangalan ng na-vlog ko na ito kahapon, nangangatal na sa takot yung may-ari ng bahay kasi pinasok yung bahay niya ng mga pulis, walang search warrant, walang everything. At tapos, tinutukan na lang ng baril. Tapos, naghalughog na. Ulitin ko, walang search warrant. Oh. So, itong pamilyang ito sa Quezon, nagreklamo na naman, mabuti at nandyan ang mga yung NBI at House of Representatives. Yun na, ongoing na po ang hearing. At napatunayan itong walong pulis na ito is may ginawang kalokohan kaya na-filan na sila ng kaso at ngayon nakakulong sa holding center ng PNP. So, lahat ito, mabuti na lang din at nandyan. Dito na ako bumibilib din sa mga kongresista, no? Nandyan sina Congressman Acop, Congressman Bosita, yung mga magagaling na investigador. Ay, makita mo talaga yung lumalabas, yung happy ng pulis, si Colonel Reyes. Parang naloko siya ng kanyang mga tauhan. Inonsi siya o in-underground siya, hindi niya alam yung tunay na pangyari. At yun, kaya na-relieve siya. Kaya lang, nakakulong ngayon yung walo niyang tauhan kasi maling bahay ang napasok. So, yun po ang kaganapan. Oh. Bago lang, 3D sa Guata, sa Pasay. Apat na pulis
isang police major, tatlong police sergeant, kidnappers. Nangitnap sila ng ito, mga dayuhan, mga Chinese and Malaysian nationals, at nagbayad itong mga foreigners ng 2.5 million na ransom. Mabuti na lang nakatakas yung dalawa, nakapagsumbong sa barangay officials, then nalaman ng ating kapulisan, and congratulations sa ating kapulisan, lalo na itong PNP chief natin na si General Marvel. Mabilis yung galaw nila at nahuli nila itong apat na pulis na kidnappers. At dito ako bumilib kay General Marvel, galit na galit, nanlilisik yung mata niyo. Mamamatay kayo sa kulungan, nakakaya kayo. Yun, may astig, may tapang. Ito ang kailangan natin na, no? Kailangan natin na PNP chief. Ganahan ko sa kanya. Mayroon ding mga pulis na ang PNP chief mismo ang nakakita, naka-uniforme pa ng pulis, nag-i-escort ng mga Chinese national nasa isang hotel. At din, nirelief ka agad. Meron pa, dalawang pulis sa, saan ba ito? Muntinlupa. Dalawang pulis na involved sa gulo. May brawl sa isang bar. So, report ang mga tao. Pumunta ang Muntinlupa police. Yun, nahuli yung dalawa. Yung pala mga members ng Special Action Forces ng PNP na assigned sa Mindanao. Kailang nakakapagtaka, nandun sila sa Muntinlupa, nag-i-escort ng mga Chinese nationals. So, nirelief at pinailan ng kaso, moonlighting. Anyway, ito, wala namang perfect organization. Ano? May mga scalawags talaga. Kasi naranasan ko yan, nung bagong pasok ako sa AFP noong 1983. Naranasan ko rin yan, mga scalawags na mga sundalo. So, nagkaroon ng cleansing hanggang ngayon. I'm very proud to say na ang inyong armed forces nalinisan na ng mga scalawags. At I believe ganito rin sana ang mangyari sa PNP. Unti-unti, lumalabas yung mga scalawags na ganyan, nakakasuhan, natatanggal. And sana darating ang panahon na meron tayong mga kapulisan na talagang ang kanilang puso is we serve and protect. So, good luck po sa ating mga kapulisan sa inyong ginagawa na paglilinis sa inyong hanay ng mga bad eggs na ito. Naniniwala ako na mas marami pa rin ang matitinong pulis. Kakaunti lang itong mga ganitong mga scalawags. Pangulong Marcos, naging katawa-tawa ang hitsura, hindi si Abalos ang humarap sa unang paglalantad na ito. And then nagbago ang mga amount, nagbago yung volume para tumugma lang doon sa size ng sasakyan na kanilang ginamit. At nakikita na hindi isa lang ang pagbabalot. But one thing is very clear, Attorney Vic. Abogado ito sa Attorney Vic. Hindi dumaan doon sa doctrine of plain view. Walang search warrant na in-apply. Pinagkukuha yung mga laman ng van. Alam natin, Attorney Vic, na ito'y tinatawag na very clear apparent staging of fruit of the poisonous tree that will not be admitted in court because ang chain of custody of evidence, palpak. Attorney Vic, your comments. Yeah, Ka-Eric, itong nangyaring ito, kung ordinarily commendable, highly commendable, dahil ito nga yung ayaw nating lahat yung droga. Mm. But nagbigay lalo ng mas higit na maraming katanungan. Ama. Ito ba ay produkto ng isang lehitimong anti-drug operation? Because ang daming lumalabas na salita at balita from the ground sa Batangas na ang nangyari, di umano, Ka-Eric, ay lumabas lang ng highway yung sasakyan at gumamit ng Waze, napunta doon sa interior road at nataon lang na may checkpoint. It's a regular checkpoint manned by no less than three officers. Three police personnel lang. So walang police operation or PDEA operation since PDEA ang lead agency when it comes to anti-drug operation. Exactly. Walang PDEA operatives eh.
ang PDEA operatives came in nung meron ng di umanong nahinto sa checkpoint. Yes. And I hope the authorities will investigate further if they care to investigate at all. Dahil hindi lumalabas doon sa usap-usapan sa Batangas na hindi ito drug operation. Natsambahan lang daw, natisod lang. And nahuli sa bibig niya si Abalos, ha? Na 7 a.m. daw yung droga na intercept, according to him, pero 12 noon na sila dumating. So, ibig sabihin na Attorney Vic Rodriguez, sir, wala ang iba pang elemento of regularity of involvement ng other agencies na binabanggit. The much talk about pre-operation report from PDEA, meron din bang ganun? Wala. If this is really a product of intelligence work, mm-hmm, and anti-drug operation. Tama. And let me just take special interest on the comment made by the PDEA ASEC. Go. Na wag daw bigyan ng malaking pansin yung maling estimate. Uh-huh. Dahil, I'll use your term, Sir ASEC, that simple mathematics lang daw ang estimate. Simple mathematics, sinubunin yung Pangulo. Tama. At kinaladkad ninyo doon sa site. Mm. At ready na kayo with the cameras, with the drug haul at 2 billion worth, the biggest in the history of PDEA BNP combined. Pa. Breaking news pa. Only to backtrack later on. And i-correct ninyo na hindi yan yung tamang figure. Correct. For me, this is unforgivable. You do not expose your president, regardless of who is the occupant in the office of the president, tama, to something that you are very uncertain of. Kasi, Attorney Vic, kapag mapapayay, sinabi na ng Pangulo, tapos na yan. Tapos na. So, ngayon, inatrust nila. Ngayon, anong nangyayari? Katawa-tawa si Pangulong Hindi Marcos. Hindi lang katawa-tawa. Babalik tayo doon sa issue of credibility and integrity of those who are in the government. Yes. That is why hindi pwedeng sabihin walang basihan yung ating panawagan because we have the right to know. Andyan po yan sa Article 3 of the Constitution, yung Bill of Rights, Section 7. The right to information, nating lahat ng Pilipino. Kaya nga ang hamon natin, undergo a credible hair follicle drug test para matapos sa lahat ng agam-agam na yan. Kasi, no matter how the president will act right now, kung wala niya, hindi niya masagot yan in a categorical, deliberate, scientific position. Tama ka sa sinasabi mo, the lingering doubt of the people will tarnish and persist against his integrity and credibility. Attorney Vic, hold your line please. Para makita mo paano nila sinalang si Pangulong Bongbong Marcos Jr., yung unang press conference nila, making the president become a media briefing facilitator na reduce siya bilang floor director dito. Before you start asking questions, I'll warn you, he cannot talk about operational details. Kaya pag bigla kaming sasabot at sasabihin namin huwag siyang sasagot, that's because it's still ongoing. But he can tell you what happened. Good morning po. Alam mo sa training sa mga sa military, sa police walang training para makakaharap sa press. Eh. Kahit kumarap sa bala, kaya namin, pero kumarap sa press. Eh. So, magandang umaga po sa ating lahat, kay sa ating mahal na Pangulo, sir, sa lahat mo narito. Sa ngayon po, hindi pa po kami makakapagbigay ng eksaktong detalye ng pangyayari kung paano namin nasabat itong gantong kalaking halaga kasi umuusad pa rin po yung aming investigasyon. Ano po, ayaw po namin makompromiso yung mangyayaring hanggat may sampa po namin yung kaso laban po dun sa tao. Hindi lamang po at maraming salamat po. So, meron po kaming regular na checkpoint na sinasagawa po dito sa bahay na Alatagtag. So, as part of intensified crime prevention. So, part of it, pina-plug down po namin yung mga sasakyan. Kung mayroong suspicious po, so, yun po, sinasubject po namin for inspection po.
So yun po, kagaya po nung nangyari kay dito po sa pangyayaring ito, yun po ang naging resulta, nasabag po namin yung ganitong kalaking halaga po ng shabu po. Attorney Vic Rodriguez, ang isda po, tama, ay hindi nahuhuli sa buntot sa bunganga. Dahil hindi nila ma-justify itong unang press conference na napahiya ang Pangulo ng Bansa at ikaw mismo nagsabi, premature nga ito, hindi na pag-aralan kung ano ang dapat gawin kung totoong operations ito, pinasalita ang kapitan lamang, hindi yung CPN pinagsalita dyan, PDEA wala rin. Wala ang gobernador o ang mayor para ma-brief, biglang pinasalang si Pangulong Marcos sa press conference. Ngayon, dahil hindi magkakasya ang 50 hanggang 80 sakos ng shabu, kung i-reduce mo sa 50 kilograms size of sack of rice, mga 80 kilos ito, Attorney Vic. Ngayon, sinasabi ng PDEA at ni PNP Chief, hindi sa mga bahay pa, posible ng galing ang iba, hindi lang sa van. Pero nandito na, kumalat na na, sinasabi nila sa checkpoint at sa iisang vehicle lang. Attorney Vic, please. Kaya nga maraming, masigit mas marami hong mga katanungan na naglabasan. Kung 2 tonelada yan, sa isang, hindi kakasya yung, hindi kakayanin ng isang van. Ang 2 toneladang bagahe. Yes. At kung 2 tonelada yan, if it's really an operation, bakit isa lang ang nagmamaneho? Walang pahinante. Yes. Ang ordinary delivery, may pahinante usually yan. Lalo na kung ang kargamento mo ay 2 toneladang shabu. Yes. Na nagkakahalaga initially dun base sa kanilang simple mathematics estimate ay 14 billion. Oh. Now, kagaya nung nandun, nakakalungkot, but they have trivialized the president. Exactly. And it is indeed an epic fail. Dahil hinarap ninyo yung Pangulo ng hindi malinaw kung ano talaga ang nangyari, walang tamang estimate, at siguro para lang gustong magpasikat kay Pangulo na obviously ready na, Mr. President, ito yan, etc., etc. Yes. Only para bawiin mo kinabukasan. Nagtago si Abalos, nagtago si Marbel. Si Pangulong Marcos ang napahiya dito, Attorney Vic, and then it took them 2 days para mag-readjust ng kanilang script. Nakakatakot yun. Pati yung sinasabi nilang there is still an ongoing operation. Ilang araw na at sinasabing sila ay nag-apply nung araw nang yan ay nahuli na sila daw ay di umano'y nag-apply ng kasalukuyan, nag-a-apply ng search warrant. Mm. Ang tanong ho ng mga ordinaryong mamamayan, kagaya ko, na galit at takot na mauwi ang pamahalaan natin sa isang sa drug or narco state. Tama. Ano na ho ang estado nung in-apply ninyong search warrant? Tama. Kailan ho na i-apply yan at kailan ninyo isinerve yan? At kung hindi pa na isi-serve, bakit? Yun. Bakit hindi pa na isi-serve? At Attorney Vic, sino pang uhulihin nila? Inilantad na nila ang mukha ng driver. Well, apparently, ipinakita ang buong operation. Meron daw isang resort sa Nasugbo na nako-cordon off noong nahuli ito. Uh-huh. At yun daw yung subject of application for research warrant. At yun yung mga mainit na pinag-uusapan sa iba't ibang sulok ng ating bansa na nakakarating din sa aking kaalaman. At kagaya ho ng milyong Pilipino, nagtatanong, ano na ang nangyari dyan sa in-apply ninyong search warrant? Tama. When will you secure the search warrant? When will you enforce the search warrant? Because the people deserve to know, and kayo rin naman nagpalaki niyan eh. 2 toneladang shabu worth 14 billion at kanyo meron pang kasunod. Kasunod pa. Nasaan yung kasunod? Yun. At sino ang mga nagmamay-ari nito? Sinong sindikato ang nasa likod nito? At hindi maaaring iniwan lang basta yung shabong yan dyan. Correct. Attorney Vic, the spin-off of the design for the press conference was not actually about that kind of amount or volume of drugs, but to use it to capitalize to make the president have a ground to attack the previous war on drugs na ginawa nga niya sa press conference na yun. Mm-hmm. O kita nyo, hindi kailangan may pumutok na baril. May gamitin na bala o madana, dumanak na dugo o mawalang buhay sapagkat pwede palang maging maayos, mapayapa at hindi pumapatay ang drug war na pwede tayo makakuha ng napakalaking volume ng mga droga. Obviously, it's a spin na ibinigay kay Pangulong Marcos Jr. At alam mo ito dahil ikaw ay nasa gobyerno din, kilala mo ang Pangulo,
napatatamaan niya kasi it was only a day after of the mammoth rally in Tagum City wherein naging speaker ka doon, pinakinggan ka ng mamamayan kasama si Pangulong Duterte. How do you look at yung linkage of a dirty, cheap PR gimmick which involves possibly PIDEA, PNP, and Abalos of the DLG? Not just this one, Ka-Eric, but even yung opening video na ipinakita ho ninyo dito sa inyong programa, yung Pilipinas nating mahal, yung comment about VP Inday. VP Inday. Alam ninyo, kung medyo nasasaktan ang mga nasa pamahalaan, at doon ako ang aking panawagan nga, lahat na naglilingkod, ng matataas na opisyal natin sa pamahalaan, kung may nasasaktan, simple lang ho, ang gamot dyan, go undergo a credible hair follicle drug test. Claro. And if you are negative, yan ang sagot. You don't have to talk that much. Kasi tapos ang lahat. Resulta lang ang kailangan. Tama. And yung mga nagtatanong, why are we even pushing for this credible yes, drug why, test? Yes, why do you do that? Because of the serious allegation hurled by senior leaders of our country na may mga naglilingkod sa pamahalaan na gumagamit ng illegal na droga. Mm-hmm. And just like you, Ka-Eric, and yes, just like the many millions of Filipinos who are watching us right now, correct, I do not want my country to be run by drug dependents or by drug addicts. Correct. Kaya para makasiguro tayo, undergo a credible drug test. Because according to reports and revelations sa social media, even the wife, the first lady, is involved into the drug addiction problem of the president. May mga pinangalanan si Miss Maharlika, papangalanan natin. Alimbawa, itong Asertin Sayarot, Anthony Sayarot na nahuli, may mugshot na dinala pa sa Amerika na mag-asawa. Si Michael Ma, lumalabas ang pangalan. At lumalabas din ang pangalan nitong tao na pina-appoint ni Lisa Marcos sa kanyang asawa na Presidente Bongbong Marcos Jr., I don't know kung narinig mong pangalan nito, as Special Envoy to China. At yun pala, ang nagbaback channel talk din sa China, hindi pala si Digong ang nagbaback channel talk, kundi ito. Without the knowledge of National Security Officers, DND, and Chief of the Armed Forces, mga tao ito na tinuturo din ni Maharlika sa sources niya, doon at parang hindi nila nadedeny na involved sa smuggling, sa droga, which tumutugma sa sinasabi mo. The absence of categorical and deliberate decision of the president and his wife that they are clean, that they come clean as leaders, lalo na si Presidente Marcos, will persist and linger the issues. How important, Attorney Vic, ang pagkakaugnay ng mga taong ito, ng asawa niya, ng Pangulo ng Bansa, versus doon sa sinasabi mong the need to restore and regain the trust and confidence of the people to the competence of the president to go on and continue to discharge the functions and powers and authority of the president. Dahil lumalalim itong usaping ito, nabuksan pa lalo pang tila nadidin at nalulubog ang Pangulo dito sa supposedly napakalaking accomplishment na nahuli, na tsambahang nahuli sa Batangas, tapos lumiit yung estimate. Hindi ba? So we have to work on restoring the integrity and credibility of the Filipino people, the ordinary Filipino people, kagaya po ako, kagaya ko, kagaya ni Ka-Eric, kagaya ninyo, yung mga nanonood. And this, again, uulitin ko, itong yung istorya ng drugs is a story that just would not go away. Yes. And the only solution para mapatay ito ay mag-undergo ng credible drug test ang mga nasa pamahalaan. Dahil alam ko, hindi lang naman ako nag-iisa dito at ikaw ka, Eric, eh. Milyong-milyong Pilipino nag-aantay niyan. Yung mga milyong Pilipino nag-iintay, isa lang din ho ang sentimento. Seryoso itong aligasyong itong hindi mamatay-matay. At kami ay interesado dahil mahal natin ang Pilipinas and we do not want our country to turn into a narco state and we do not want our country to be run by drug dependents or worse, drug addicts. Claro. Like kagaya ng mga aligasyon naglalabasan in the past rallies nitong hakbang ng Maisog. Tama. Attorney Vic, well said on that aspect. Integrity restoration, redemption of the trust and confidence of the people and regain it back to the government, lalo na sa office of the president. Ngayon, ang tanong, Attorney Vic, as if we're talking, sabi mo nga, nagtatay ngang kawali. Naririnig, pero hindi tinutugunan.
ini-ignore din ni Dedma, at worse, sabi mo, inililihis, pilit pinagtatakpan, kung hindi intimidate ang mga messengers, instead na sagutin ang messages, the way they are now harassing Congressman Bebot Alvarez. The way the Dutertes are being portrayed as kontrabida at mga jealous at walang utang na loob na natapos na sila, sinisira pa nila ang Marcos government. That narrative of Lisa Marcos at that narrative of the handlers of public relations and information campaign of the president. How serious is the challenge for the Filipino people to recognize the gravity of the question of the mental health and competence of the president amidst the denial and refusal of him to confront the issue of drug abuse na pabalik-balik na inaakusa sa kanya at mukhang lumalalim ang pagtanggap ng mamamayan na doon na siya nagkakaroon ngayon ng malalim na problema? Well, they cannot trivialize the call of the many for everyone in the national government who are tasked to discharge functions of the state to undergo a credible hair follicle test. Mm-hmm. Hindi pwedeng i-trivialize ito because ang daming ang nangyayari. At ang siyempre, tinatamaan dito yung integridad at credibility ng pamunuan ng kasalukuyang administration. Tama. And hindi biro dahil naglalabasan pag may mga nagsasalita ng kanilang disgusto o hindi pagsang-ayon sa mga pulisiya at patakaran ng pamahalaan, eh tila ang binabato ay yung buong puwersa ng pamahalaan, kagaya nung nangyari nung Linggo sa Davao. Davao. At lumalabas nga daw yung bakakasuhan si Congressman Alvarez ng sedition at si Pangulong Duterte ng treason. Under one, Article 139 and 114 of the Revised Penal Code. Eh, bago ho tayo magsalita ng ganun, tingnan muna natin kung present ba yung mga elemento. Please, let's bring that. Ginagamit ito ngayon as issue of intimidation, harassment, and political attacks against Duterte and his allies upang pagtakpan yung real issue kung bakit sila nagsasalita like panawagan para sa drug testing, pigilan ang term extension through maneuvers of constitution na binanggit mo rin, at yung pinakahuli, yung paggamit ng authoritarian approach na supilin ang mga political critics of the government, like yung nangyari kay Governor Hubaib na nakipagkaisa kayo sa Davao del Norte. Go ahead, Attorney. Yung ginagawa ho namin na pagpapahayag, malayang pagpapahayag doon sa rally ng Hakbang ng Maisog, ayun po ay naaayon sa operasyon ng ating saligang batas. Wala pong treason doon si Pangulong Duterte at wala rin pong sedition or inciting to sedition na ginawa si Congressman Alvarez. Mm-hmm. But these two gentlemen, they're lawyers and I know, alam nila yung elementong yan. I cannot wait for that day to happen na mag-imbestiga yung sinasabing panukalang mag-imbestiga ang Kongreso. Mm-hmm. Kung treasonous daw ba yung ginawa or ginagawa ni Pangulong Duterte. Yes. Ladies and gentlemen, treason is a war crime. Yes. Unless and thank until you, Attorney Vic, na pinointa there mo. Is a war, you cannot commit treason. So dapat may digma ang umiiral. It's not an all-time offense. Oh. Treason is an emergency measure of the government for self-defense and self-preservation. And it becomes dormant kapag ka peace time. Ayun, klaro ha. Hindi mo basta-basta gamitin ito at iakusa ang isang tao na walang umiiral na isang pagkakataon ng digmaan kung saan nagtataksil ka sa interes ng iyong bayan. Tama. Ang dapat tingnan nung mga nagpapanukalang imbestigahan si Pangulong Duterte ay yung Article 118, if I'm not mistaken, of the Revised Penal Code. Mm-hmm. Yung inciting to war. And inciting to war, narinig ko. Giving motives to reprisals. Oh. Ang inciting to war, yung mga nagbibigay ng mga maanghang or belligerent rhetoric. Mm-hmm. At tila gusto tayo magkaroon ng isang armadong sigalot laban sa China. Ayun. Dahan-dahan, uulitin ko, maging marahan, maging diplomatiko. Sapagkat, hindi ninyo inisip ang kapakanan ng ating mga kababayan, higit pa yung mga OFWs. Lalo na, tama. Sa Macau,
sa Hong Kong at sa mainland China. Sama nyo na yung nasa Taiwan. Yes. Ilang libo ho yan na magugutom, ilang libo ho yung pamilyang nakaasa dyan. Exactly. Kung hindi po nyo titigilan yung inyong wala sa lugar na pagmamatapang. At hindi po trisunos yung panawagan that we do not want war. We want peace. That's why we appeal to the government, to President Marcos, to continue with your much pronounced policy when we were campaigning that you will continue your policy of engagement. Makikipag-usap tayo kay China. Tama. Habang tayo'y bumubuo ng mga importanteng alyansa sa mga kapitbahay natin sa rehiyon, pati na sa Estados Unidos. Mm-hmm. But war is not an option. Agree. War is obscene and it is not among the recognized foreign policy provided by our Constitution. Well said, Attorney Vic. War can never be a policy for a government na tama ang pag-iisip at nagkakaroon ng mabuting pagtugon at pagkalinga sa pangangailangan ng kanyang mamamayan na manatili ang kapayapaan at kapanatagan ng buong bayan. Tunghayan natin ito, ang isang pahayag, Attorney Vic. At you may also comment on this. Si former National Security Advisor, sa panahon po ng former government ni Pangulong Duterte sa administrasyon niya, we're talking about former Secretary Hermogenes Esperon Jr. sa kanyang pagtingin sa pinapalala na sigalot sa West Philippine Sea or South China Sea dispute. Sa panayam sa SMNI ay binigyang linaw ni dating National Security Advisor Hermogenes Esperon ang issue sa agawan ng teritoryo sa South China Sea. Saad niya, hindi lamang China ang may claim sa mga islang nasa loob na Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Nariyan din kasi ang Vietnam, Taiwan, Malaysia at Brunei. Pero hindi pa lang China kundi Vietnam ang may pinakamaraming isla o bahura na pinosisyonan. So makikita nyo na hindi lang pala tayo ang nandyan. Nandyan din ang Malaysia na may limang posisyon, ang Brunei pa nga ay may dalawa doon sa ating EEZ. At ayon kay Esperon, hindi gerang solusyon sa agawan sa teritoryo kung hindi pag-uusap batay sa mga umiiral na batas. Na ang sinasabi naman, kung may territorial claims sa loob ng EEZ, ay kailangan pag-usapan yan either through the International Court of Justice or through bilateral talks. Kasi ang UNCLOS ay hindi nag-rule tungkol sa territory o territorials or sovereignty. At ngayong mas matindi ang positioning ng Amerika sa Pilipinas sa Marcos Jr. Administration, umaasa si Esperon na hindi ito ahantong sa gera. Dahil hindi ito ang pulisiya na pinairan nila sa Duterte Administration, kaya hindi lumala ang tensyon sa nakalipas na 6 na taon sa mga pinagagawang teritoryo. Hindi ito simple. Ang akin lang, sana ay huwag magkagulo dyan. Ang akin sana ay lalo nating patibayin ang ating mga pwesto sa 9 na posisyon na tulad ng ginagawa ng Vietnam at ng China. Kung hindi man natin kaya yan, ay maghintay tayo ng konti dahil tayo naman ay kulang pa sa kaukulang military power. Attorney Vic, malinaw ang binabanggit ni former National Security Advisor and isa sa mga nirespeto na cabinet secretaries ni Pangulong Rodrigo Duterte Jr. Hermogenes Esperon Jr. Sinabi niya, hindi lang po yan China ang may claim. Hindi lang China ang nagpo-posisyon. May posisyon dyan ng Vietnam, nagpo-posisyon ng Brunei, tayo. Pero bakit sa China lang nakatuon ang focus ng paggigirian at paggigitgitan? At bakit kailangan girian at gitgitan instead na multilateral, bilateral, and multi-level talks na nasa diplomatic line and channel of communication. Kagaya ng sinasabi mo, no less than the former Secretary, National Security Advisor, ang nagsasabi. At tumani nga ito ang samad-saring reaksyon mula sa mundo ng social media. Komento na nga lang din ang mga netizens sa naging isyong ito. Masakit man isipin, alam natin lahat ang mali, pero wala tayong magawang matapang na hakbang. Pilipino are really soft pagdating sa pakikipaglaban sa tama. Kapag matanda na, dapat puro kabutihan na ang iisipin o gagawin. When money talks, she listen. No wonder
truth hurts. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Magimalaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chika Bay updates, don't forget to like and subscribe!